mga guwap. So ayan, biyahe ulit kami papunta ng Enchanted River, Hinatuan. So maulan-ulan na hapon mga guwaps. So ayan dito mga guwap, nakarating na rin kami ng Enchanted River. So first time kong pumunta dito, no? Ang dami rin palang mga pumupunta at naliligo dito. So ito yung river na ang ganda, tsaka blue na blue yung kanyang, mix daw ito eh, yung dagat at tsaka yung river. So dito mga guwaps, kung napapansin nyo, ang daming nakapila dahil dito magbabayad ng entrance fee. So after nito, sasakay kami ng yung tour car para papunta doon sa mismong river. So ayan mga guwaps, sakay na kami ng kanilang tour car. Papunta kami sa Enchanted River. So malapit-lapit lang na, naman siya kung lalakarin, pero kasali na ito sa entrance na binayaran namin. So mamaya na lang pagbalik namin, maglalakad na kami para exercise din. So ayan, eto, mayroon din pala siya mga souvenirs dito na binibinta. Si Ma'am. Ah, di hara. Pwede. Aha, mani sila nang haligo. Ay, kani. Wow, nakitan ba na akong isa kuan. Ay, lalong kayo na mahal. Di na kaya. Lalong kaayo, uy. Na-amaze talaga ako sa lugar na ito, sa river na to. So, napaka-blue niya talaga. So, ang ganda, no? And, ayan, hindi pala nila pinapaliguan na to kasi meron na daw nangyari at namatay dito sa lugar na to ng mga divers daw noon kasi sinubukan nilang kung ano talaga yung nasa ilalim ng river na ito. So yun nga, no, konting kwentuhan lang. Eh yung divers na yun eh hindi na daw nakabalik ata. So ayan, kaya binawal na nilang paliguan to. Kung napapansin nyo, dito na side eh pwedeng paliguan dahil hindi naman siya ganun kalalim. And mayroon na siyang tali na inilagay nila kung saan lang dapat or bandang dapat maligo. Kanang yelo kay Alex. Bugnaw? Bugnaw? T-shirt gani kay Alex, oh? Pwede lang hindi. Hello.
Feeding. Pinaakyat na ang lahat dahil mag fish feeding na sila. So pinaakyat lahat ng mga naliligo para hindi maisturbo yung isda. Welcome everyone to Enchanted River. Madayaw na pagkanin sa Enchanted River. The baby fish feeding is shown to the public as a cultural segment. The feed, which is only a small portion of the daily food requirement of the fishes, is actually a fresh catch that is part of their natural diet. As part of connecting to our history, we are showing this tradition of fishermen of Inatuan going back to the blue waters of the river. After a challenging but bountiful fishing at sea, they show their gratitude to Mother Nature by giving an offering to the spirits of the underground spring. The spirits are believed to be dwelling here where the fish abound. This is our way of showing everyone how we should build up a canis, an enchanted river. The baby fish feeding is by giving an offering to the spirits of the underground spring. The spirits are believed to be dwelling here where the fish abound. This is our way of showing everyone how we should give back to the environment and take care of Mother Nature. Oh,
The river will stay enchanted. Are so different.
Ligot akong kalok. Na yung mga souvenirs. Ito araw 1-8. Tungkol ni kamayos. Ito ang tusik. Eh, sige una. Pila lang mo sir ma'am, basta magpakinilaw mo sir, tinola nga isda, butter garlic po crabs. Dami kinilaw ma'am. Tinola? Ano sir, napay 200. Ano sir? Oo, oh, sige rin. Blue Marlin. Nabumi. After lunch namin, nagbiyahe na naman kami papunta ng Tinoyan Falls. Next destination. Sa libro. Dagan, madaigikan dito, oh. Dagan sila, oh. Dito na, ginaas sa atong kaliguan. Promero. Tour. Naganabaw ko na. Finally, we're here na sa Tinoyan Falls. So, first time ko rin ditong pumunta.
Sakyan na, no? Ayun ka